suporta at hinihimod nyo ang puwet ni Digong. Baka nga po, tutsupahan nyo pa si Digong eh. Diba? Putang ina nyo mga tulfo. Matagal na kayong ganyan. Matagal na kayo nakaalipusan ng mga alipin. Sinasabi ng mga tao, tulungan lang kami, pero hindi nyo na, hindi na lang intindihan, hindi na nare-realize ni yung mga inaalipustan nyo lang din, yung mga tintira nyo lang din, yung mga taong mga mahihina lang din ang loob, yung mga taong mahihirap lang din, mga taong walang kapangyarihan, alam nyo, yung mga taong walang posisyon, subukan nyo kaya na tumira ng mga taong nasa posisyon. Subukan nyo tumira ng mga taong may kapangyarihan. Subukan nyo tumira ng mga taong hindi natatakot sa inyo. Kasi nyo, masyado kayong bilib sa kakayahan nyo, sa pangalan ng pangalan nyo, ta**an nyo mga tulfo, puki** nyo. At yan, puta** ng mga tulfo na yan. Susunod, manood kayo ng YouTube channel ko ha, mag-subscribe kayo, puta** nyo, kayong apat kayo, mag-subscribe kayo sa ano ko ha, kasi puta** na. Dito kayo matututo ng tamang journalismo, mga puta** nyo. And for everybody else, don't forget to check our previous episodes, eto, dito lang. As well as check our Facebook page, Ang Liwanag. Ang bagong liwanag ay Keith Punk. Don't forget to click the bell icon para ma-notify kayo ng mga future episodes. Maraming salamat mga kupal at sama-sama tayong lahat patungo sa bagong liwanag. Total lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, ha? Dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? Ha? Anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag, panay reklamo kami? Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Buteke yung panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Puti kayong panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon niyo ako sabihing ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihing ipapahanap niyo ako ng Pangulo para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin yan, mga kupal nga, mga DDS, mga putang ina kayo. Pero as of now, mga kaibigan, sumasang-ayon na talaga ako kung ano yung mga prinsipyo ni Vice President Lenny. Dati-rati, never ako.
na nagbanggit about Lenny Robredo. But right now, sumusuporta na ako sa kanila. All the way, sumusuporta na ako sa kanila. Kay kung sino yung mga sumusuporta ngayon kay Vice President Lenny Robredo, let's get out there and to be in full force, labanan natin itong putang inang gobyerno ito. Labanan natin itong putang inang gobyerno ito, lalong-lalo na sa ating putang inang presidente. Lalo na sa ating putang inang presidente. Before, I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Tingnan natin kung ano ngayon ang magiging kahihinatnan niya. Kung hindi siya mismo mabulok o baka mamaya, ilang araw pa lang, hindi na siya mabubuhay pag walang pagkain na supply. Katulad yung ginagawa niya sa mga taong katulad namin. Yun lang. Iparating nyo yan sa presidente. Binabawi ko yung apology ko before. Right now, kung ano yung mura na talagang isinuntok ko sa kanya noon, 100 times ngayon because right now I am doing this for the people. Naaabuso ng ating putang inang gobyerno. It is fucking useless. Nakikiuso sila, nagla-lockdown. But the difference is, yung mga ibang countries, they are providing financial assistance. They are providing what they need. Okay, they are providing their food. Pero putang ina, kung ilalockdown nyo rin lang kami, you have to provide what we need. Otherwise, lalabas kami dyan. Patayan na kung patayan. Mas maganda na lang yung mamamatay at least lumalaban. Kasi yung mamamatay na rin tayo sa takot o kaya sa coronavirus, which I know na darating doon sa mga tao kung talaga ikaw napiling kakapitan anyway. Pero kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa yung ipaglalaban na lang